Hello guys, welcome back to my channel, and today we are going to do the passing light. Pero ito po ay napakadaling gawin sa high beam na i-disconnect nyo lang yung yellow wires at i-connect nyo lang sa switch nyo na binili. Pero yung sa akin po ay gagawin kong yung low beam dahil naka-running light siya at kailangan nyo ng relay. So ito po yung relay na ginawa ko, minodified ko siya na naglagay ako ng extra wire dun sa mismong pinagsasakuan ng ano yun, yung pinaka click niya, connector, ganun. So kasi po yung relay na yan ay pag pinindit yung switch ay madi-disconnect niya yung sa may pinaglagyan ko ng wire niya, dahil doon natin kukonnect yung headlight niya. Since kasi yung headlight natin is naka-on pag nakasinde, so diyan po manggagaling ngayon yung mismong pagdadaanan ng kuryente niya papunta sa headlight. Kaya ang ginawa lang po natin ay ginawa natin siya ng sariling line para pag pinindot yung switch ay malilipat siya sa isang switch na madi-disconnect siya sa connection ng ating headlight. So doon po siya mamamatay. So malalaman niyo po 'yon sa may video ko na mamaya. So 'yan po 'yung ginawa ko, makikita niyo. Napakadaling gawin at napakamura po. So ito naman po 'yung binili kong switch na may self locking siya. So pag pinindit niyo po siya ay magla-lock siya ng sarili niya, hindi niya siya babalik. So since na kinat ko yung side niya ay kahit pindutin nyo ay hindi na po siya babalik. So ganyan po. So yan po, nakabit ko na siya. So hindi na siya nagla-lock. Kung makakabili po kayo nito yung walang lock, ay ayos din po. So ito ngayon yung ginawa kong bracket na lalagyan ng aking switch, na kumuha lang ako ng, I think this is a 3-port wide, or I'm not sure guys. Pero yun po, binutasan ko siya malaki para may lagay kong switch. So as of now guys, hindi pa siya masyado magandang tignan. Tapos yung pinaka side niya ay tatabasin ko para mag-match dun sa pinaka bilog ng switch ko. So ayan na po, nakikita nyo at masyado ko siyang binilog para eksakto siya mismo sa may switch ng edges niya. Tapos and then mag-mark ako kung saan ko siya i-bend. Yan, parang ibibend nyo siya ng L shape. So ayan po, so dito ko siya mismo ilalagay sa underneath ng aking left, yung sa may handle, grip. Since mayroon dun mga screw para medyo stable siya, doon ko siya ilalagay. So, ganyan po ang mangyayari.
You don't have to do this, guys. Pwede niyo na, pwede kayong magbutas dyan mismo sa mga pens nyo. Pero kasi ako ayoko magbutas eh. So, saka mas maganda medyo accessible siya sa may kamay ko. So, ayan na po ang finished product natin. Naka-bend na siya sa eksaktong pagkakabitan dun sa may handlebar ko. So, as of now ay lalagyan ko siya ng carbon fiber wrap para medyo okay siyang tignan. So, yan na po ganyan. At nilagyan ko siya ng hot glue para hindi siya magkaroon ng ground kung umulan. Saka babalutin ko rin po ng electric tape yan. So yan po, at tinatanggal ko na yung fairing ko kung saan ko ilalagay ang aking mga relay. So yan. So makikita nyo po yung white na yan na doon mismo siya sa harapan ng pag in-open nyo yung V-shape ng fairing. Yan po ang pinaka wiring ng headlight. So, yung kulay yellow po, yun po ang high beam nyo. Pero, since itong project ko, ang gagamitin ko yung low beam ko. So, kailangan po talaga ng relay. So, ayan po, nahugot ko na ay kulay green ang kanyang wire sa low beam. So ayan na po yung mga wirings kong iba sa mga alarm ko saka sa fog light. So ito po yung pinaka diagram ko. Pwede niyo yung lagyan ng fog light, pwede niyo rin pong hindi lagyan ng fog lights. So ito po ang pinaka diagram ko. Yung switch niya kukonnect niyo sa number 86, tapos yung susunod na wire doon sa may switch niya ay kukonnect nyo sa 12 volts constant sa ignition o kahit anong open na 12 volt constant. Tapos po yung number 30 pin sa relay ay kukonnect nyo doon sa pinagpunutan nyo doon sa may headlight switch niya. Tapos yung sa number 85 sa may ground niya. Tapos yung ginawa kong wires niya, doon nyo po ikukonnect yung isang wire sa headlight. So pinaka ano po nun yung female saka yung male na ano, bali magkadabay lang dulo po sa may mismong wire ng headlight, yung pinaka connector niya. Yun nung hugutin niya, kukunik niya sa 30 and sa homemade na wire. Tapos kung ayaw nyo lagyan ng fog light ay pwede nyo rin pong hindi connect yung 87 at pwede nyo hindi nalagyan yung number 87. So ayan po ay napakadali lang i-wires nito since meron tayong diagram. Basta susundan nyo lang po yung diagram natin ay hindi kayo malilito. Okay? Dahil nilagyan ko na po ng mga pangalan nyo kung saan nyo i-coconnect. So ayan po, kinoconnect ko sa 12 volt, constant, then yung 86 sa may switch, tapos yung kabilang pinaglalagyan ng switch. So yan na po ang pinaka finished product natin. Yan, kita nyo po, hindi ko pa po nakakabit yung fog light dito, so yung headlight nyo rin po. So nasa low beam po tayo.
So ito naman po ngayon ay i-connect natin yung blue water LED natin. Napakadali lang po nitong i-connect. Ang gagawin niyo lang po yung positive wire galing sa blue water LED nyo o kahit anong plug light, kukunin nyo lang po yung positive wire na yon, yung nag-iisang positive na wire, tapos i-connect nyo po sa number 87 na relay na yung makikita nyo sa diagram ko. Yun lang po ang gagalawin nyo kung meron na kayong plug light. Kung wala pa po kayong plug light, checkin nyo lang po yung isang video ko kung paano magkabit ng plug light, tapos pwede nyo nang i-connect dito. So guys, ito na yung pinaka-finished product natin. At makikita nyo yung low beam passing light natin sa kayong yung LED ay gumagana siya. It's vice versa guys, na mamamatay yung headlight low beam at magsisindi yung ano natin, yung LED. So guys, thanks for watching and make sure you hit that subscribe button and also share din po ito sa mga iba para matutunan nila ito, para hindi na po sila magbayad ng mga labor costs sa pagpapagawa ng mga ganitong project. Alright guys, so see you in my next video and peace out.